Umaga po sa bawat isa. Welcome po sa BreadCom Online Worship Service. Ito po si Pastor Sig. Nangungumusta sa bawat isa. Kumusta po ang ating pag-a-adjust sa ipinapatupad na ECQ? 64 na araw na po, eksakto, na kung saan po tayo po ay nasa ilalim ng ECQ. Kumusta po ang ating buhay-buhay? Nawa po tayo po ay nasa maayos na kalagayan. Tayo po ay nagpapasalamat sa mga namumuno sa ating simbahan at meron nga pong reflection ng isa sa ating mga diko nang sabi po niya, sa panahon ngayon ay madaling ma-depress dahil sa pangyayari sa paligid natin. Pero ang salita ng Diyos ang nagbibigay pag-asa sa atin. Ang tinig na nagpapalapit sa atin kay Jesus ay yung daily reading and meditation ng Word of God. Kailangan nating marinig ang Panginoon sa bawat sandali upang tayo ay hindi madistract ng kaaway. Salamat po, Deacon Amy. Kaya tayo po'y nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil sinabi po niya, oo nga at ang damo ay natutuyo at ang mga bulaklak ay kumukupas. Ngunit ang salita ng ating Diyos ay mananatili magpakailanman. Meron po tayong discipleship group na kung saan po ay maraming kapatiran na nagpapasalamat, nagpapahatid ng kanilang mga patotoo na sinasabi na salamat dahil patuloy ang kanilang pag-uusap, ang patuloy ang kanilang panalanginan at higit sa lahat ang kanilang mga kuro-kuro patungkol sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang gawain po ng Diyos ay hindi magiging posible kundi po sa tulong ng bawat isa sa atin. Tayo po'y patuloy na nagpapasalamat sa ating multimedia, sa mga kapatiran na nasa likod po ng gawain ito. Sa ating pong worship team, marami pong salamat sa ating sa bumubuo po ng ating online worship. Tayo din po'y nagpapasalamat dahil ang ating pong simbahan ay patuloy na umaabot, tumutugon sa ating komunidad. Nagpapasalamat po tayo sa kapwa natin mga manggagawa, ang ating pong mga volunteer workers ng community ay patuloy po na hindi inaalintana ang sakit na nasa paligid bagkus sila po ay tumutulong sa ating simbahan upang maiparating sa ating mga kapatiran ang tulong na nanggagaling sa ating Panginoon. Kaya naman po patuloy po ang pasasalamat natin sa bawat isa sa atin na kung saan po ay patuloy na nagbibigay ng kanilang mga tithes and offering. Kaya kung patuloy po tayong nagbibigay, meron po tayong kaparaanan na nandiyan po sa ating screen ng ating mga TV. Patuloy po tayo sa ating panambahan sa umagang ito. Samahan niyo po ako sa pagbasa ng salita ng Diyos na ito po ay hango sa mga awit, 105, talatang 1 hanggang 4. Ang sabi po dito, dapat na si Yahweh ating Panginoon ay pasalamatan ang kanyang ginawa sa lahat ng bansa'y dapat ipaalam. Siya ay purihin handugan ng awit, ating papurihan ang kahangahanga niyang mga gawa, dapat na isaysay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na kanya. Ang kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila, lahat ng mga nais maglingkod kay Yahweh, dapat magsaya. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito sa pagkakataon na minsan tayo kami makakapanambahan sa inyo. O Diyos, pangunahan niyo po kami sa awitan pa lamang sa iyong salita, nawa ang presensya mo ang patuloy na maranasan ng bawat isa. Bigyan niyo po kami ng pusong natuturuan, Panginoon, upang sa ganon, ang bawat salita na aming maririnig ay ikabuhay namin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Above all nature and
Magandang umaga po sa inyong lahat. This is the second part of my message from last Sunday about Jesus is the door to our salvation. So shall we open in prayer? Father, I pray, would you open our eyes and open our ears, open our minds and our hearts to your word this morning. Enable us, O Lord, to hear you clearly and be changed. In the name of your Son, Jesus, we pray. Amen. Let's go back to our Bibles and look more closely at what Jesus means when he claims that he is the door to our salvation. John chapter 10 says, I am the door. If anyone enters through me, he will be saved and will go in and out and find pasture. You may be asking, why do I need a door to salvation? Doesn't the Bible say that God is love? Why does God have to give his own son just to express his love? Why does there have to be a door that is initially closed? Bakit may pintuan? At ang pintuan na ito sa kaligtasan ay sarado sa simula. Today, we are keenly aware that we live in an imperfect world. It is a world of natural disasters, disease, now there's COVID-19, and now in the 21st century, despite the progress and advances in science, technology, advanced manufacturing, and better communication, there is poverty, disease, hunger, broken families, immorality, injustice, evil, and death. Our world is out of order and needs to be fixed. The way we relate to others is a big part of this problem, but it is not the root cause. The root cause is our relationship with our Maker, the broken relationship with God. The Apostle Paul tells us that since the fall of man in Genesis, in Romans chapter 3, it is written, there is none righteous, not even one. There is none who understands. There is none who seeks for God. All have turned aside. Together they have become useless. There is none who does good. There is not even one. Gaya nga ng sinasabi sa kasulatan, walang matuwid sa paningin ng Diyos. Wala, kahit isa. Walang nakakaunawa tungkol sa Diyos. Walang nagsisikap na makilala siya. Ang lahat ay tumalikod sa Diyos at naging walang kabuluhan. Walang gumagawa ng mabuti. Wala, kahit isa. You may protest, that's not me. I'm not bad. I'm not guilty of any great sin. But think about it. Have you ever lied? When the epidemic struck, wasn't your first thought about selfish acts of self-protection rather than to help others? What were your worst thoughts during this crisis? David Buss, a researcher teacher in the University of Texas, asked his students if they had ever thought seriously about killing someone. And if so, write down their thoughts in an essay. He was astonished to find out that 91% of the men and 80% of the women had detailed, vivid, homicidal fantasies. He was even more astonished to learn that many steps have been taken by the students to carry out these thoughts. Solzhenitsyn, writing about good and evil in his book, The Gulag Archipelago, says, the line dividing good and evil cuts through the heart of every human being. And who is willing to destroy a piece of his own heart? If you're old enough, I'm sure you have been surprised and even scared at what you are capable of doing when you're really angry. This brokenness manifests itself in our everyday lives. When we lose self-control and lash out in anger, even violence, when we indulge in food and drink regardless of our health problems, or we are lazy about important things like exercise or study, we don't even realize how far gone until we experience the rude shock of a shattered relationship, a failed business, or an F in an exam, or the diagnosis of diabetes. There is something wrong, broken, and evil lurking in all of us that we cannot even imagine. In Romans 3:23, Paul says,
For all have sinned and fall short of the glory of God. We all need to be saved because our perfectly sinless God is also perfectly righteous and demands justice and retribution from our sin. This sin, our sin, separates us from our Creator, and this separation is the root cause of all our problems. In Romans 1:18, nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. The wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness. And in Revelation chapter 21, but the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all liars, they will be consigned to the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. Pero nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag, mga ayaw sumampalataya sa akin. Marumi ang gawain, mga mamamatay tao, mga immoral, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling. Itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Truly, truly, my dear brothers and sisters, I tell you that this is a problem that is greater than any pandemic or any other calamity. This is the calamity that Jesus, the door, means to save you and me from. When we enter through the door, that is Jesus, we are saved from hell, the eternal damnation. A door is a passive object, but our door, Jesus, is anything but passive. He died for us. On the cross, Jesus paid for your debt and mine and satisfied the justice of God. Siya ang inialay bilang kabayaran ng ating mga kasalanan. Hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi maging sa buong sanlibutan. He is the atoning sacrifice for our sins. And not only for ours, but also for the sins of the whole world. He suffered for us. He came down from heaven to dwell among us. If you are suffering now because of COVID-19, you will find it hard to get an explanation why God has allowed this to happen. But it is certainly not because Jesus doesn't care or has abandoned you. Because He came down from heaven precisely to save you and me, to restore our broken world. He came to offer Himself as the bread, as light, our shepherd, and as the door for our salvation. There is an account in the Bible that is so amazing and incredible that you might wonder why the gospel writers included it. It's just too fantastic. If you are writing a book about a great leader who died a gruesome, horrible death so that others may be inspired by his life and example, you would write about his deeds, yes, and his teachings, but you would stick to what is credible and what is reasonable, right? Would you write that he rose again from the dead? How fantastic, how incredible is that? And yet, it is there in our Bibles. It is there because it is true. It is there because God did raise Jesus from the dead. In 1 Corinthians chapter 15, Paul says, "For I delivered to you as of first importance that I also received that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He was raised on the third day according to Scriptures." Sapagkat binigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na binigay sa akin. Si Kristo'y namatay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. Nilibing siya, ngunit muling nabuhay sa ikatlong araw ayon sa kasulatan.
The Apostle Paul even goes so far as to say in 1 Corinthians, if there is no resurrection from the dead, not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, then our preaching is in vain. Your faith also is in vain. Kung totoong walang muling pagkabuhay, nangangahulugan na maging si Kristo ay hindi muling nabuhay. At kung si Kristo hindi muling nabuhay, walang kabuluhan ang ating pangangaral. At wala rin silbi ang iyong pananampalataya. Our Bibles declare that the resurrection of Jesus is a fact. And this proves that He is also who He says He is. He is the Lord of Lords. He is the great I Am. This proves to us that He is indeed who He is. He has accomplished the work of redemption, and death has no power over Him. All of us will die, but like Him, we will be raised up when He comes again. How do we enter through the door of salvation? How do we enter through Jesus? The Bible tells us in Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabuti ninyong gawa para walang may pagmalaki ang sinuman. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is a gift of God, not as a result of works, so that no one can boast. So what do I need to do? Anong kailangan mong gawin? Actually, nothing. Nothing but faith and believing in Jesus. It's all about faith that my sins are all forgiven when Jesus died for my sins and rose from the grave. And that now, because of this faith, I will live forever with God. I wouldn't be going to hell. It's not about making a promise that I'm going to strive harder to be a better person from now on. It's not about you or me. It's not about what I do or what you do. It's having faith in Jesus and what He has done for you. Let me give you a short illustration in Dr. Tim Keller's book, Shaped by the Gospel. Two people are taking a plane for the first time. One is afraid, has little faith in the plane, and doesn't even trust the crew. He's very afraid, but he boards the plane anyway. The second person has great confidence and is more relaxed. They both get on the plane, fly to their destination, and then disembark safely. The first passenger had less faith than the second passenger. But did that amount to anything? Did the amount of their faith have anything to do with their safe arrival? No. It was the plane's condition, the plane's technology, the skill of the crew that brought them safely to their destination. In the same way, when we trust in Jesus, He is the door, no one else. He, the Son of God, the great I Am, the resurrected Jesus, will get us safely to our final destination. We can express that belief or faith in a short prayer. And this has simply three points. The first point acknowledges my need for the forgiveness of my sins through Jesus. The second is to recognize Jesus as the door for my salvation. The third declares my belief in only Jesus for my salvation. So may I lead you in prayer? Jesus, I acknowledge my need for forgiveness because of my sins. I recognize You as the only door to my salvation. And I declare my belief in only You for my salvation. Amen. When you enter through Jesus, something happens. Your status changes. Romans 8:1, kaya ngayon, hindi nahahatulan ng kaparusahan ang mga nakay Kristo Jesus. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. You acquire a new parentage. In John chapter 1, verse 12, yet to all who received Him, to those who believed in His name, He gave the right to become children of God.
In 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. If this is the first time you're hearing this message, or if you have any questions at all, please feel free to ask. Here's our email. You know, I had a lot of questions before I came to believe in Jesus. I used to be an atheist. I'm an engineer, and I was convinced that science could solve everything. I didn't need God. So if you would like to clarify anything about the Bible, about anything we've talked about here this morning, don't hesitate to reach out. Because what would you lose? But if all we have been saying here is actually true, and you do not clarify what you believe in, you would lose your very life. So in closing for this morning, I just want to pray a prayer alongside the Apostle Paul's prayer in Ephesians. I pray that out of his glorious riches, he may strengthen you with power through his Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, being rooted and established in love, may have power, together with all the saints, to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ, and to know his love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us. Father, I pray in the name of Jesus that all who listen to this message will know your love, that will come to a saving knowledge of you and may see you as the door to salvation, Father. In Jesus' name, amen. Salamat po, Elder Luis, sa salita ng Diyos na aming narinig. Tayo po ay magpatuloy na pakinggan ang ating pastol, ang ating Panginoong Hesukristo, na tunay nga po na siya po ang tunay na daan, ang tunay na pintuan na tayo po na kanyang mga kawan ay susunod sa kanya. Ini-encourage po namin ang bawat isa na makasama sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa ating pong discipleship group. Muli po, salamat po. Stay safe, stay healthy, stay connected po. God bless you. Marami pong salamat.